Minsan may ang suot yung sombrero, petron. Minsan ay parang San Miguel. Kung ano-ano lang. Opo eh. Kasi alam mo naman ako, hindi ako maarting tao. Eh kung minsan, pagbaba ng kotse, kung ano nadampot, yung susuting ko. Eh, may pupuntan. Eh walang nadalang sombrero. Eh kung ano makuha, yun na lang. Opo. Napaka-simple nyo eh. Ito yung pupunta po ako dito. Well, ngayon, buti nga kayo. Parang medyo maganda-ganda yung chinelas. Yung nakaraan, pantulog pa yata yung chinelas na... Hindi naman. Kwento ko sa'yo. Opo. Alam mo, pag tumatanda ka, huwag ka nagsasapatos na masikip. Pag tumatanda ka, nasa bahay ka o nasa opisina ka, mag-sandals ka lang. Ito, sandals to. Opo. Yung sandals, nakakagalaw yung dugo mo mabuti. Kaya you feel very comfortable. Eh, alam mo, sa opisina, minsan 12 hours tayo rito. Eh, kung may dinner nga, abutin ka pa ng 16 hours. Eh, kung nakasapatos ka, masisikip na leather, para lang gwapo ka, eh, wala na, hindi ka na makahinga. So, comfortable kayo dito sa... Comfortable. Kaya, nakakagalaw ako, nakaka-stay ako na matagal sa trabaho, kasi I feel comfortable in... what I wear. Yan. Sa pormahan din po, ano, pasensya, yun yung una kong tinatanong. Ano. Sabi nila, bilyonero, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang pormahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pa suot ko kaysa sa inyo. Eh. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, gano'ng karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Eh yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life measurement is, oh, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagka-trabaho na mabuti. Oh, yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Eh yung yaman, numbers lang yun eh. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Parang, kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun, mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Eh kung may pagkakataon nga ako, pinakamasaya ko sa buhay, yung nagpapahinga ko, o makita ko yung mga anak ko, o makita ko yung mga apo ko, yun ang pinakamasaya ko sa buhay. Eh, may oras pa ba kayo doon? Eh, araw-araw nandito kayo. Sabi niyo, umaabot kayo 16 hours dito sa opisina. Sige, bigyan kita example. Opo. Linggo. Every Sunday morning, maaga pa lang, nag-tollway inspection kami ng mga repair ng karsada. Opo. Expansion ng mga karsada. New off-ramp, new on-ramp, mga ganyan. Eh, babalik ako sa bahay ng mga 12:30. Tanghalian yun. Opo. Abutan ko yung mga anak at apo ko. Kasama ko kakain yun. Mga hanggang 2:30 o 3. Labas uli. O, bisita uli ng ibang tollway. Trabaho pa rin. O, pagbalik ko ng mga alas 6, kasabay ko na naman kumakain ng hapunan yun. So, hindi ba sapat yun? Time management, ano? Opo. Opo. Eh, kasi naman ako yun naman eh, wala naman ako ibang bisyo. Hindi naman ako nagsusugal. Hindi naman ako nakikipag-inuman ng alak sa gabi. O nakikipag-istambayan. O pumupunta sa mga nightclub at bar. Wala naman akong bisyo eh. Opo. Ang... lahat ng oras ko, ini-spend ko talaga sa trabaho lang. Opo. So yung Sunday po, kumbaga religiously ginagawa niyo po yun? Pati holiday. Sunday, holiday, whatever day. Basta ako, 7 days a week may trabaho ako. Ngayon, pag namatay ako, bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalin. Ganun din yun. Kanya lang, habang buhay tayo at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat na magagawa natin para sa pamilya natin, at para sa bayan. Yun lang po. Pinangarap niyo po bang maging ganito na may, well, una maging mayaman. Ay, hindi pinapangarap 'yung magtrabaho. Basta tayo trabaho lang ng tayo ng trabaho. Okay. Eh kung ano mangyari, mangyari na. Okay. Kung may konting swerte, di swerte. Kung wala naman, pasensya. Nung maliit po ba kayo naisip niyo aabutin niyo 'yung ganitong sitwasyon? Ako eh nung maliit ako nag-aral ako ng ordinaryong eskwelahan, lumaki ako sa Tondo. Wala naman akong planong kailangan magkakotse na maganda o kumain ng kung ano. Wala po akong ganun plano. Araw-araw lang po trabaho. Eh ngayon, kung may konting swerte, sige. Kung wala, pasensya.
Mm-hmm. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. Ibig sabihin, mm-hmm. yung pera hindi mo madadala. Mm-hmm. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be shared, is meant to be used to help our country, mm-hmm. our people. Eh, huwag tayo magdamot sa mga kababayan natin. Oh, Anthony, ilang taong pinagamot ko? Lahat ng klase ng sakit. Opo. Ilang taong pinalibing ko? Ilang tao pinag-aaral ko? Mm-hmm. Pero hindi ako kumukha na iba, jajaryo ko pa yan, ha? Kung sino-sino pinag-aaral ko, sino pinagamot ko. Mm-hmm. Hindi ako yung ganun. Mm-hmm. Hindi tayo yung humahanap ng publicity. Mm-hmm. Eh tayo, ginagawa natin lahat ng magagawa natin para makatulong sa mga kababayan natin. Mm-hmm. Ganun lang po tayo. Wala rin akong planong mamuliti ka. Baka iniisip nyo. Kaya ako tumutulong dahil may plano ako. Kahit barangay captain, wala po. Makapag 85 years old na ako, pwede na ako mag-barangay captain sa Tondo, no? Yan. Opo, yun nga po ang susunod ko sana itatanong. Di ba, yung ibang mga tao, kaya nila ginagawa yun para makilala at sa bandang huli, maging politiko. Hindi po ba pumasok sa isip niyo kahit kailan? Hindi ho. Ako, araw-araw ang aking isip is trabaho lang. Mm-hmm. Araw-araw yun. O yung trabaho ko, pagre-repair ng mga lumang kotse ko. Mm-hmm. O yung trabahong pagre-repair ng karsada. Mm-hmm. Yung trabaho nagre-repair ng planta. O yung trabahong nag-manage ng mga kumpanya natin. Kung ano kailangan bilhin ng materials. Mm-hmm. O kung ano yung ibebenta ng produkto. O paano iayusin yung marketing scheme ng mga consumer products natin. Araw-araw trabaho lang. Mahilig po ba talaga kayo sa kotse mula nung maliit pa kayo? Oo. Mm-hmm. Mahilig ako sa motorsiklo. Mm-hmm. That's how I started, motorsiklo and then kotse. Eh ngayon po, nabasa ko sa diaryo, yung daw Ferrari, kayo na magiging distributor. Opo. Kasi alam nyo, marami akong mga kaibigan na may mga kotse magagandang Ferrari. Ang problema, hindi nila ma-maintain. Mm. Hindi rin nila mapa-repair ng tama. Eh kanya nung in-offer sa akin yung Ferrari dealership ng Pilipinas, eh sabi ko, sige, kung ibibigay niyo sa akin. I did not actively pursue it. Hindi ko hinabol yun. Opo. Eh nung binigay lang sa atin, o di tinanggap ko. Mm-hmm. Gaano po kayo kasaya pagka yung coaching medyo maedad na, eh nakakondisyon nyo, nabubuting tingin nyo bilang isang mechanical engineer po? Hindi po. Tawagin natin bilang isang mekaniko. Eh pagka nasa-solve natin yung mga sira, nare-restore natin yung mga lumang coaching, puro tulo at ayaw umandar, hindi nakakatuwa. At habang ginagawa ko yung mga yan, marami din ako mga helper na tinitrain para matuto ito mga to. Kanya, happiness ng tao to eh. Yung marunong ka mag-repair ng kotse, marunong ka mag-repair ng lumang motorsiklo. Mm-hmm. Eh, happiness po yan. Hindi po yan ginagawa para kumita. Opo. Natatandaan niyo pa po ba ngayon kung gaano karami na yung personal na sasakyan ninyo? Ay, naku, purong lumang kotse. Mm-hmm. Alam niyo, parang pera yan, hindi mo binibilang eh. Mm-hmm. Pagka nagbibilang ka ng pera gabi-gabi, eh patay ka na. Pag nagbibilang ka ng kung ano meron ka, malapit ka na magpaalam siguro nun. Di ba? Ganun po ba? Kaya siguro, kailangan, ano lang, happy ka lang kung ano meron dumating. Opo. May interview po kayo dati. Ang sabi nyo, eh, hindi kayo nagbabangko. Ini-invest nyo yung pera. Ba't ho ba nyo nasabi hindi yun? Hindi pong interview yun. May kakwentuhan ako, biglang ni-record niya pala. Ganun po. At least kami nagpaalam. Ano opo. Po? Ganito po yun. Sinasuggest ko sa mga kaibigan ko o sa mga pamilya ko, mga anak ko, kayo ka ako mga anak, huwag niyo itatago yung pera sa bangko. Mm-hmm. Kailangan yung pera gumulong. Invest mo yung pera para maraming magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng maraming negosyo at umundat ng bayan natin. Yung taong may pera, itinago lang sa bangko, walang pakinabang sa kababayan natin yun. Mm-hmm. Kaya ako, lahat ng pera ko, lahat ng meron ako, itatayo ko ng pabrika yon, itatayo ko ng karsada yon, i-invest ko ng kahit ano yon. Para sa ganun, gumulong ang economy natin. Opo. Yan ang ibig sabihin doon. In fact, that is good even for banking business. Dahil if you invest your money, then that's part of the equity. Uutang ka rin sa banko. O di, everything moves, di ba? Mm-hmm. Meron pa ho kayong isang, hindi ko alam kung interview o ni-record lang talaga, gaya na bangit niyo.
yung sabi niyo, yung ibang mga tao na hindi namumuhay within their means, may yung bang squatter, may hila-hilang aso. Tuwan-tuwa ako dun eh. Hindi, ganito yan. Kinukwento ko dun sa mga kaibigan ko kasi, sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Opo. E tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Oh, nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na lang kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. Mm-hmm. Eh, may aso pang maliit. Ah, mag-aaway na kami nun. Ah, ganun po. Ay, hindi ako kahit sa mga anak ninyo. Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. I do not allow them to be going around na magyabang na kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Mm-hmm. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw naka-relo ako, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, makaroon daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nag-bihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binagit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Eh, yung anak kong bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo o kung ano-ano, ha? Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon doon. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, eh, pinapadala ko yan doon sa talir ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Oh, every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Oh, di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Eh pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo, malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Opo. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Opo. Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo eh ganun? Ganun makitungo mo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. At matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po eh, no? Lahat ng anak ko ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Opo. Hindi, sir, ang sarap sa pakiramdam nun bilang magulang, ano? Anthony, yung mga mekaniko ko, kasama ko yung 40 years, 45 years. Yung driver ko, si Eddie Mariano, pwede mo pa-check yun. 40 plus years sa akin yun. Opo. Eh, para tumagal sa inyo ng ganun katagal ang isang tao, eh, ibig sabihin eh. Marunong tayo makisama eh. Opo. Ibig sabihin, sa pakisama natin, sa mga kasama natin, they will love us. They will protect us. Eh kung bastos ka sa mga kasama mo, pare, hindi ka tutulungan ng mga yun. Pero meron po ba kayo na experience na ginawa nyo na lahat? Nakisama kayo? Sabi nga, no, iba, yung exaggerated, halos pinakain nyo na sa palad ninyo, pero hindi pa rin maganda ang naging... May mga ay, ibig sabihin, kulang ka pa rin sa pakisama. Ah, ganun po. Bigyan ko kayo example, ha? Ito, ha? Para masyak kayo. Limang beses ako nagka-COVID. Ah, lima po. Lima. Tatlo lang yung nabalita. Ano po? Nung may vaccine na, yung panglima ito. Opo. Yung driver ko, Eddie Mariano. Ito, nabuhay pa si Loco. Opo. Yung lahat na may COVID ako, sabi ko, buho ba ka? Ako na magmamano yun, may COVID ako. Ayaw niya. Sabi niya, boss, may COVID ka. Di mag-face mask lang tayong dalawa. Ipagmamano yun kita, hindi kita po ba yan? Ihati kita sa bahay mo. Opo. Oh. Pakisama yun, pare. Ay, grabe po yun. Opo. Malalim. Eh, kung iba, pare, iwanan ka na kagad nun. Matindi po yan. Sobrang lalim na pakikisama. Doon po sa mga nanonood sa atin, na sabi nyo nga, hindi naman pinapangarap, magtrabaho ka lang, ano. Ano po yung
yung maibibigay niyong payo para umunlad sa buhay? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number one. Number two, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka. Huwag ka magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di, solve ka na. Araw-araw, magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. E ngayon, kung araw-araw, nangungutang ka para gastusin, eh, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, eh, iniipon mo para mapag-aralin mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, eh, wala ka ng problema. Mm-hmm. E ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, ah, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. Mm-hmm. Oh, you will have more opportunities. Totoo po yun. Gano'n ka-importante yung loyalty sa inyo? Ah, very important yun. Mm-hmm. Hindi na baling hindi sila masyado matalino, o hindi sila masyado magaling, mm-hmm. o hindi sila masyado masipag. Importante, etong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Kayo po ba ay meron pang mga gustong gawin sa buhay niyo na hindi niyo pa nagagawa? Meron, marami pa. Mm-hmm. Gusto kong, ang dream ko, matapos ko gawin yung mga karsada, Manila to Lawag, Manila to Matnok, Sorsogon. Opo. Sana maduktungan ko pa yan ng bridge from Matnok to Samar. To Allen Leyte. Allen Northern Allen Samar pa. Oh. Mm-hmm. Oh, sana eh, makatayo ako ng mas marami pang infrastructure. Kamukha ng airport, matapos ko yan. Sana eh, maging very successful yan. At ma-decongestion Metro Manila because of that. Sana makapag-create ng mas maraming trabaho yung Bulacan Airport. Sana yung Central Luzon lalong umasenso dahil nandun na yung airport ngayon sa Bulacan. Mm-hmm. Sana ma-solve natin lahat ng baha sa Bulacan at Pampanga. Mm-hmm. Sana makapagtayo tayo ng mas maraming poultry farm. Para sa ganun eh, maging self-sufficient tayo sa food security. Mm-hmm. Sana makatulong tayong makaproduce ng mas maraming pagkain para yung mga kababayan natin can easily afford ng mga pagkain kailangan nila. Mm-hmm. Napakarami pa noon. Parang pangarap po ng isang presidente yan, ha? Presidente lang ng gas station to. Tayo naman, trabaho lang tayo ng trabaho, araw-araw. Ano pong timeline nyo doon? Ah, tuloy-tuloy. Ngayon po, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang iba pang presyo ng bilihin. Sabi nyo nga, eh, ang gusto nyo, ma-afford siya ng tao. Tama bang direksyon ng presidente sa agriculture? Ay, hindi ko gusto i-comment yun, ha? Mm-hmm. Ako naman sa akin, basta on my own small way, I will keep on producing high-quality, low-priced poultry products. Mm-hmm. Sana in the near future, if I will have an opportunity to study how to help bring down the price of rice. Kasi palagay ko, ang kulang natin sa Pilipinas is post-harvest facilities. Eh. Mm-hmm. Napansin ko kasi sa provision, sa di ba pinapatuyo yung mga palay sa kalsada? Opo, opo. Ilang percent ba nawawala sa ganun, sa pag-dinadry mo sa kalsada yan? Siguro, 20%. Mga ganun po. If we are producing 15 million tons per year of rice, and you're losing 20%, di mga 3 million yun, ano? Ganun na, opo. Eh, yung 20% na nawawala, baka mabuting itayo natin yan ng mga post-harvest facilities, kamukha ng dryer. Opo. Palay silo. Mm-hmm. And more efficient rice mill. Mm-hmm. Siguro, yun ang, para sa akin, pinaka-priority dapat. Hindi na tayo mag-i-import, no? Kung yun lang nasasayang na yun po na binanggit nyo, eh, mapapakinabangan, ano? Humusta po ang health nyo? Nako, maswerte naman talaga ako. Siguro dahil simpleng pagkain yung kinakain ko, eh, maayos naman yung health ko. Eh, ang kinakain ko lang ho, eh, laging kaperasong isda. Mm. O sabaw. O isang cup na rice may kasamang sabaw. Mm. Mura nga raw ako pakainin. At tuwing umaga, dalawang itlog o tatlong itlog. Mm-hmm. So, good health. Yeah, po.
So far, wala naman problema. Alto presyon po, wala kayong ganun? Wala naman problema. Ganun po. Mm. Of course, marami din ako kasalanan ginawa nung araw. Eh, nung bata tayo, non-stop yung sigarilyo natin. Mm-hmm. Sa sugar niyo po, ano? Ah, maayos sa sugar ko. Sana ang average sa sugar ko, 90. Ah, ganun po. Opo. Nakakaingit naman po yun. Ay, wala akong problema sa sugar. Wala rin akong problema sa blood pressure. Mm-hmm. Ano po ang exercise ninyo? Trabaho. Ay, yun. Lakad kayo. Oh, yun ang exercise ko. Lakad na lakad, day and night. Tsaka daldal na daldal. O, hindi ba exercise din yun? Eh, sa dami natin kausap, nauubos kayo yung boses ko eh. Exercise na rin yun eh, di ba? Sabagay po. Kayo po eh, lahat ng larangan ng negosyo, para hindi kayo maluloko eh. Pati sa marketing pala, nakikialam kayo eh, no? Oo. Yung marketing niyan is very important. Marketing and sales is very important. Yung marketing is how to project your products. Opo. Yung sales is, you go down, choose the right local partners to represent us. Choose the right local partner to be our distributor. Mm-hmm. Choose our logistic provider. Mm-hmm. You have to understand all of that. Kung hindi, pag sinabi mo doon sa manager, pare, ikaw na bahala dyan, patay ka na. Kasi hindi niya rin alam yung detalye. Mm-hmm. Pero if you drill that with them, na pinagpe-present mo sila, nakakasama mo sila, nakakausap mo, pinag-uusapan yan, kasama mo sila namimili, after a while, nasasanay na sila, pwede mo na nang i-meet sila ng mga twice a year. Mm-hmm. Pero kung hindi mo sila sinamaan from start, na paulit-ulit, hindi man nila malalaman yun eh. O kamukha nung dredging namin ni Jimmy. Pero pinakialaman nyo pa pala yung dredging? Kayo mismo of pala yun? Of course! Pati design ng mga barge, pati design ng mga long arm na backhoe, pati design ng mga bucket, lahat yun. Pati repair ng mga heavy equipment. Pinag-uusapan lahat yan. Parang pag nasira yung planta, kailangan malaman mo ba nasira. Baka yung automatic lubrication systems, nasira. Bakit nasira? Pare, nasagasaan ng heavy equipment yung pipeline eh. Mm-hmm. E ba hindi nyo tinigil yung planta kagad? Sino may kasalanan nun? Kailangan ma-imbestigahan mo yun. Mm-hmm. Kailangan malaman mo yun. Nag-dredge po kayo sa Pasig River, sa Tulyahan. Tulyahan River muna. Sa Tulyahan, opo. Yung Tulyahan River, very successful yan. Opo. From Manila Bay up to NLEX. Yung ilalim ng NLEX na Tulyahan River, puro adobe pala yun. Mm-hmm. Kaya yung basura, pag dumating doon, hindi makatawid. Barado. Dahil yung ilalim nun, puro adobe. Mm-hmm. Binasag namin na hydraulic breaker na mahaba yun. Binasak lahat yun para alisin. Oba, nung lumuwag yung ilalim nun, umaagos ngayon yung tubig na malakas. Mga gano'ng kadami ho yung nahango dun? Ang naalis natin sa Tulyahan River is 1,012,000 cubic meter, 1.12. Kita mo, sure ka tingnan niya eh. Opo. 1,012,000 cubic meter. Sa Pasig River, 1,400,000 cubic meter na naalis as of today. We are still going. Kasi may mga area sa Pasig River connecting sa San Juan River na kailangan alisin. Mm-hmm. If you remember Talayan Village, every year, pagpumula ng malakas. Lagi yung bahay. Marami bahay doon. No. O taringin mo, kung sino kilala mo sa Talayan Village, wala nang baha. Bakit? Kasi yung mga ilog na yun, nagkabarabarang. Barado yung mga kanal po. Ano? O tingnan mo, gagawin yung ilog. Ano gagawin para gawin yung ilog? Tatambakan nila yung ilog muna para pasukan ng heavy equipment. Nagawa na nila yung bridge. Alisa sila. Hindi na nila inalis yung mga barang yun. Tama po. Kaya kailangan by law or by rules ng gobyerno, masabi yan na lahat ng contractor gumawa ng ganyan, pag hindi inalis yung malaking multa, o kailangan may retention muna sila. Bago nila makuha yung retention, yung full payment, may video yan na linilis nila uli lahat yun. Pero yung dredging activities po ninyo doon sa mga ilog na yan, eh hindi maliit na halaga. Gano'ng kalaki ang ginastos nyo doon? On an average, we spend 1 billion pesos a year. Mm-hmm. And on average, we can take out 1 million cubic meter of materials. Tsaka ginagawa namin ng bathymetric survey yan. Tinitingnan yan ng equipment kung anong lalim tsaka anong lapat. Mm-hmm. Continuously, ano yan? Meron kaming parang zona. Ano tawag sa eksakto equipment niyan? Echo sounder systems. Para malaman kung saan pa yung mga natitira yung mga barang. Mm. Ayun, marami siyang equipment. Kaya akala mo magaling siya, no?
Ang katulong niya, puro mga modern equipment yan. Nagmo-monitor kung saan yung mga bara. Pero sa totoo lang, I am very thankful with Jimmy Lu dahil napagtsagaan niya ng gusto yan. Opo. Together with his team. Napakaraming ginawa nito. Wala naman bayad to ah. Opo. Akala ng iba, kontraktor nga kami ng gobyerno eh. Mm-hmm. Hindi ko kami kontraktor. So, sariling gastos po ng sariling kumpanya. Gastos to. Opo. Yung pong isang objective doon ay parang flood control project program po 'yon ano. Pero nabanggit ko kay Jimmy kanina, may mga nahuhuli na bang isda diyan? Meron na raw. Yeah, ganito yan. Opo. Later on yung isda, it will come. Later on pag nakita mo yung Pasig River, maayos na malinis na. Mm-hmm. Gaganda na lalo 'yan. Lalo na pagka hinilamusan pa natin uli yung Pasig River from Laguna Bay, all the way back again to Manila Bay. Mm-hmm. Isa pang daan, makikita mo pa kung ano yung mga may tumutubong water lily o kung ano-ano. Ibig sabihin, mababaw yun at may nagbabara. Kasi yung tinadaanan, mababaw na at saka mga barado na. Uh-huh. Mabuti po na banggit nyo yan. Nung pong bumahan itong kamakailan, ang punterya ng CC, ito pong airport na ginagawa at well, yung San Miguel Corporation po ang napagbubuntunan ng ilang mga politiko, ano. Total, binabanggit nyo na rin lang po yung paglilinis sa Bulacan Rivers. Ano po ba sagot nyo dun? Oh, hinarap ko lahat ng congressman kasi nagpatawag sila ng congressional hearing. Pinakita ko yung mapa. Oh. Sabi ko, nasaan ba yung Bulacan Airport? Nandito, sa tabi ng Manila Bay. Mm-hmm. Napaligiran yan ng may Cawayan River, may Capiz River. Eh, anong kinalaman nito mga to? Yun naman mga baha nyo, nanggagaling yung tubig sa Angat Dam, Ipo, Bustos, pababa. Mm-hmm. Nanggagaling yung mga tubig nyo sa San Ildefonso, sa Biak na Bato. Nga po. San Miguel. San Miguel, Bulacan. Mm-hmm. Eh, layo naman nito. Itong Bulacan Airport, katabi lang ito ng Malabon at Nabotas. Umando. Ang layo, di ba? Oh, malayo po yan. At ito, mataas na elevation, ito sea level. Mm-hmm. Ngayon, sabi nila, eh, baka may kinalaman niya. O, teka, based on history, ilang taon na ba nagbabaha itong mga to? Hindi pa na pag-usapan yung Bulacan Airport, nagbabaha na yung lugar niya, taon-taon eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. O nga, no? O, pati yung mga kalumpit na ko, lagi yan. O, ngayon, ang tanong ko sa inyo, San Miguel gumagasa 1 billion peso, nakakaalis ng 1 million cubic meter ng bara per year. Etong buong Bulacan nito, pagka nilinis natin to, let's say, 1 million cubic meter yung maalis mong bara, di 1 billion peso. So, walang naglilinis ng ilog po? Eh, ibig sabihin, they are blaming me for something that has been around, flooding, for so many years. Dali mo yung ibang mapa para mapakita natin kay Anthony. Atin mo, marami Anthony, pala kayong mapa dito. Ito, very important. Ito ba yung may color? Ayan. Ito, makikita mo, ang tubig nang gagaling sa Pantabangan Reserve Oil. Pantabangan, Tontin Province. Bababa yan. Pagka nanggal, ito naman yung galing Clark, Subic, ano, Secovia River. Yan. Lahat yan, saan papunta? Pati Sierra Madre. Saan pa papunta yan? Papunta yan ang Pampanga River. Angat, kita mo? Palabas yan ang Pampanga River at Angat. O, tingnan mo itong San Miguel River Sub-Basin. Saan pa papunta yan? Di papunta rin yan ng Angat River. Eh, kung hindi mo linisin lahat ng ilog na yan, eh talagang kakalat ang tubig dyan, magbabaha. Eh anong kinalaman ng Bulacan Airport dyan pagka tinignan mo? Ang layo naman natin yan, nakita mo ba? Pantabangan, dito ito. Katabi ng Obando, Malabon, Nabotas eh. Tama. Yan. O yung isang mapa, mas maliwanag. Kita mo, kumpleto detalye niya, pare. Exhibit scene na to. Opo. Iba yung kwento kutsero eh. Kita mo? Yan, Pantambakan Reserve Oil. Kita mo? Uh-huh. Yan, pagbaba niyan. Ito yung Pampanga River. Ito yung Angat River. Dalawa lang ang outlet. Uh-huh. Sa dinami-dami ng tubig na magagaling niya. Diyan lang ho labasan ng dalawang yan. Uh-huh. Kaya oras na magbara yan, yari na. Eh, kung if mababaw, you remember, lahat ito, napuno ng lahar nung araw to. Yeah, nilinis-linis lang, di magbabalik-balik yan. Kaya kailangan ng paglilinis yan halos taon-taon. Mm-hmm.
Kaya bibigyan ko kayo ng kopya niyan, Anthony. Mm-hmm. Para kung hindi maintindihan ng ibang tao kung saan nang gagaling yung baha, eh para mapagsabihan mo, sabi mo, pare, mag-aral nga muna kayo. Picturean nyo nga muna yung mga mapa namin para maintindihan nyo bago nyo kami sisihin. Eh, ibig sabihin, bago pa tumubo yung airport doon sa Bulacan, linis na yung mga ilog na yan. Opo. Magtatayo ka ng airport, tapos yung buong paligid binabaha. Mm-hmm. Eh, paano naman sisikat yung airport na yan? Opo. Sisiguruin ko, dahil nandun yung airport natin, pang-aalagaan natin yung Bulacan na yan, nagumanda buhay. Mm-hmm. Kapitbahay natin, Pampanga, kailangan tulungan din natin na travelers or peoples of Pampanga coming to the airport will have no problem. Kailan po matatapos yung airport? 2026 po. Opo. Lapit na yun. Oo. Mm-hmm. Malapit na ho. Opo. At pag umanda rin airport niyan, kayo, mahilig kayo lahat bumiyahe. Mm-hmm. O saan ba kayo bumibiyahe? Mm-hmm. Domestic flight? Kalahati na lang yan. Mm-hmm. Kalahati na yung presyo ng ticket. Mm-hmm. Kung kayo pupunta ng Hong Kong, Singapore, Japan, o kung saan, bababaan na rin yan. Mm-hmm. Bakit? Kasi lower cost to operate. Hindi na kailangan umikot ng isang oras yung aeroplano bago mag-landing. Mm-hmm. Bago kayo tumakop, nakaupo nga kayo sa terminal eh. Isang oras din kayo nag-aantay eh. Yeah, o, dalawang oras na yun. Mm-hmm. Tapos pag-landing nyo, nakaupo pa rin kayo sa loob ng aeroplano dahil yung taxiway congested din. Mm-hmm. Eh, pag na umandar na yung Bulacan Airport niyan, wala na pong problema yan. Mm-hmm. Tsaka, yung airport na yun, magdadatingan na yung lahat ng foreign investor dyan. Bakit? Lahat ng foreign investor na gusto magkaroon ng just-in-time assembly of electronics or semiconductor or electric vehicles, pwede na lahat sila mag-locate dyan. Bakit? Kasi just-in-time arrival of the parts, ma-assemble na. Ah, grabe yan. Tapos yung MRO, maintenance, repair, and overhauling facilities ng mga aeroplano. Aeroplano dyan na. Pare, libo-libo yung empleyado o employment yan. Mm-hmm. Kaya napakaraming opportunity na may bibigay sa mga kababayan natin yung project na yan. Mm. Ang usapan namin ni Ating Jane dito, dalawang tanong lang. Eh, ang sarap niyong kausap, kaya hindi ko namalayan. Nakaisang oras na ho pala tayo. Eh, kaya ang ganda ng exercise niyo eh. Pag nagpa-interview ka kasi, minsan, alam mo yung mga audience, yung iba, they are thankful and happy na they gain some insight, some experience. Yeah, po. Eh, yung naiingit, galit sa'yo yun. Mm-hmm. Marami pa sasabihin masama yun. Mm-hmm. Kaya lagi ko sinasabi, ayaw ko magpa-interview eh. Kasi, siyempre sabihin niya, eh, Ramon ang na yan eh. Mikali ko lang yun eh. Mahirap lang yun eh. Mm-hmm. Hindi patay ka na naman, minumura ka pa. Mm-hmm. Oh, kahit ano sabi mo, galit pa rin sila sa'yo. Mm-hmm. Kaya ano bang panalo natin? Mm-hmm. Eh ako naman, I take time out if I can share and help our people to learn something. Yun lang po. Nga po. Actually po, habang nakikinig ako sa inyo kanina, ang dami ko, no, kung pwede nga lang magsulat ako habang nagkukwento kayo, eh, talagang gagawin ko po yun. Pero ano po ba ang payo nyo sa amin ng mga nagsisimula pa lamang ng negosyo? Ang advice ko sa mga gusto magsimula magnegosyo, identify anong negosyo papasukin mo. Get into something na walang masyadong kapital at kikita na kayo. Tulad ng ano? Services. Mm-hmm. Ano yon? Kamukha ng warehousing. Kamukha ng mga personal storage facilities. O, di ba? Mm-hmm. O. Eh, kung gusto niyo naman magtayo ng mga food-related, yung mga parang portable cart, na dadalin lamang yung cart doon, bubuhatin lang, ibababa doon, yun na. Mm-hmm. Imbista nagtatayo pa kayo ng kung ano-ano, konkreto, kung ano-ano. Pag nalugi at yung lugar na yun, hindi na-click, hindi mo na malilipat. Eh, samantala yun, kung mobile, isasakay mo lang uli yun. Mm-hmm. Lilipat mo sa ibang lugar, click na, kikita ka na. Ibig sabihin, get into something, least capital, pero walang masyadong kalaban, walang masyadong kakompetensya. Anong sinasabi niyo yung huwag na magtatayo ng malalaki, yung maliliit na lang? Yan po ang naging experience, mga failures ko po yan eh. Ang laki po ng lesson na natutunan ko. Kaya nung nag-umpisa ako maglagay ng maliliit na coffee shop po,
umayos. Kita mo? Yun mismo yung sinabi niyo po eh. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sobrang masaya po kami dahil... Dahil sa inaanak ko at kapamilya ko. Eh, usually nga, sabi ko sa inyo, hindi ko gagawin to eh. Kasi you cannot please everyone, di ba? Salamat po. Thank you po. Thank you po, Ninong. Thank you po.